Hello! Yan, welcome to our financial literacy class ngayong hapon na ito. That's our topic, no? So, matutunan natin all about our financial education. Okay, so hello, good morning, good afternoon, good noon, good evening, or saan man kayo sa mundo ngayon, no? So, kumusta po kayo, no? Mga kabaro, no? Kabaro po kayo, okay? So, yan, first, I would like to thank you for spending your time with us and for giving yourself a chance to learn more and to grow more, especially sa financial side ng life natin. So this is our topic, financial literacy class, no, of IMG. So IMG, where innovation meets inspiration, because IMG never stop and always continue to reach out to the people to inspire them with our advocacy and crusade, no, about financial education, para naman ma-upgrade yung life natin financially, no? Because alam natin, mostly Filipinos, medyo tagilid talaga pag financial ang pag-uusapan. So ngayon, matututunan natin how to build your solid financial foundation. Okay, so ayan. I'm your financial educator, no? My name is Jejomar Celeste, and as a sort of my background, isa po akong Bachelor of Science in Marine Transportation graduate sa University of Cebu, Lapu-Lapu, and Mandaue. So isa din po akong Norwegian Ship Owners Association scholar and as well as licensed marine officer by profession. So obvious na obvious seaman po ako, no? So habang nandito sa lupa, syempre, nagtatransform yung seaman, nagiging IMG, financial educator. So yan po, that's all about me and that's my face, no? Pag nagkita-kita tayo in the future, hi, hello po tayo, no? Pero baka magulat kayo kasi kalbo na yung sima, no? So, the bald financial educator. Kaya wala na yung minus the hair na lang yan, no? Kung makikita niyo ako in person. Okay, so ayan. International Marketing Group, that's our company, no? So, that's the meaning of IMG. What is IMG, no? Ano bang mission and vision ni IMG? So, IMG is a brokerage company and as well as membership platform company. We are one of the biggest and fastest growing financial services companies in the Philippines. Assist people who want to help themselves achieve financial security through financial education and building a proper financial foundation. We have established partnership with the biggest companies in the financial industry. We have been able to help thousands of associates take advantage of the IMG opportunity with a flexible time commitment and schedule. We have a proven system that helps you build a successful business. Yan po yung IMG. So to summarize all that, IMG is a brokerage company in partnership with a big and prominent companies here in the Philippines and as well as a membership platform that gives a wide array of benefits sa ating mga members. And as you can see sa picture, no, yan yung tatlong gentleman na yan na nakaupo. Yan po yung pillars ng IMG, big three kung tawagin namin, no? Sir Joanne de las Peñas, no? Sir Bart Borja, Sir Noel Arandilla, no? And of course, yan, nasa gitna nyo, kilala niyo siguro yan. Yan po si Miss Corina Sanchez, no? Rojas. Siya po yung ambassadress ng ating company or International Marketing Group. Okay. So here in our company, we have a campaign, no? We have a campaign that is called 30M by 30. Meaning, ang layunin ni IMG is to educate Filipino families all around the world, no? World class yung campaign ni IMG na turuan ang mga Pinoy na about financial education by the year 2030. So target 30 million. Because IMG believes that financial education isn't an option, no? Hindi lang po option yung financial education sa ating buhay, no? It's a necessity. Dapat po nating pag-aralan ang financial education para makatulong sa atin, no? Ma-improve ang ating pamumuhay, no? So yan, dito sa aming campaign is you can ask for a link sa nag-invite sa inyo or nag-assist sa inyo na maka-attend dito or nag-refer sa inyo na maka-attend and makapanood ng ating seminar para mag-register or mag-sign up po kayo para mapabilang po tayo sa financially educated Filipinos, no? And yan, may good news ako, no? Once naka-register kayo dyan, no? Nag-register, nag-sign up kayo, anyway, free naman yan, no? So meron kayong
chance na manalo ng isang iPad, no? Once mag-raffle yung IMG. So yan, saan ka pa, no? Natuto na tayo, meron pa tayong chance magkaroon ng ating iPad. So wow na wow, di ba, yung campaign ni IMG. Okay, so as of counting, meron na tayong 1.8 plus billion na educate na Filipinos, no? So yan, 1.8 million and counting. IMG is, yun nga, global, no, world-class campaign. So marami tayong international and local financial centers na po, no? So sa international, meron tayong financial centers sa Paris, Den Haag, Barcelona, Milan, Belgium, London, no, Hong Kong, no, ang dami pa and growing pa po, no. So every part of the world. So hangga't may Filipinos is nandun din po yung IMG. So here naman local financial centers, meron tayong financial center sa Cebu which is located sa JY Square Mall, then sa Makati, no, our main office, head office ng IMG King's Court, no, sa Makati, and the World Center, no. So nandiyan po. And of course, marami na rin pong mga financial centers sa mga provinces nationwide, no? So yan, growing na po yung family ng IMG and campaign ng IMG. And now, meron tayong book, no? Meron tayong guide dito sa IMG that is called the SSBYF book or The Secret to Saving and Building Your Future. So, kung sa Bible, no? Kung sa spiritual life natin, is meron tayong Bible para mag-guide yung kuan natin, soul, no, or ano ba, spiritual life natin sa kuan, pagiging mabait, no, or pag-follow ng commandments kay God, no, and all a biblical na mga usapin. So dito naman is this book is kumbaga ito yung Bible natin, no, or guide natin sa ating financial life. So the SSBYF book. Then of course ito nag-forward din si Brother Bo Sanchez. So ayan, kilala naman natin yan si Brother Bo Sanchez, no? So very prominent na motivational speaker yan, no? And yan, sinabi niya, no, nagsulat siya doon na, "Friend, this book is your ticket to upgrading your financial life. Read it, devour it, and share it with people who need financial revolution in their life." So yan, Brother Bo Sanchez is support, no? Nagsusupport din sa ating crusade or advocacy, no? Ayan. And of course, ngayon is meron tayong financial workbook din na pwede nating gamitin, no, para i-apply natin yung knowledge, no, kung anong natutunan natin dito sa IMG, especially tinuturo natin financial education, meron tayong mga financial workshop. So yan, makaka-access tayo, no, once member, meron tayong free na book, no, e-book para i-apply natin doon, no, answeran natin, no, yan. And of course, ayan, ang key talking points natin ngayong hapon, no, or today, ito yung mga matutunan natin, no? Challenging future and financial concepts, the right and proper ways of investing, IMG benefits, no? So, ayan, bubusugin ko kayo sa pag-build ng financial, a solid financial foundation ngayon, okay? So, a challenging future. So, meron tayong mga kinakaharap na mga challenges, no, in our lives, no, even though adult naman tayo, may pamilya na tayo or wala pa, nag-aaral pa, so meron talaga, no, meron tayong mai-encounter at mai-encounter na challenges habang nag-grow tayo, nag-grow although tumatanda tayo. Then a large number of Filipinos will face increasing challenges in 4 major areas, no. So anong mga areas ito kung saan challenging, no, mag-a-apply yung challenging future? First, ayan, so uncertain labor market. So ano po yung uncertain labor market? Automation and powerful software continue to replace more and more workers. Manufacturing jobs are moving overseas to cut costs. So meaning, as we all know, sa generation natin ngayon, high-tech na yung mga kagamitan natin and high-tech na yung generation. So of course, maraming nade-develop na mga invention na pagpapadali ng buhay natin. But meron din yang disadvantage because as humans is na unti-unti na ring napapalitan ng mga machines. Kung baga, no, sa example nakikita natin sa picture, drones, 'di ba? So pwede na siyang mag-capture ng
nasa taas na video or ano ba, masulok na video or ano ba sa himpapawid, no? Pero dati pag kung hindi pa yan na-invento yung drone na yan, syempre yung tao nagtatrabaho, no, para makakapture ng video sa itaas, gagamit ng helicopter, tapos may cameraman na sakay doon, no? So invention na develop, kaya unti-unti nawalan ng trabaho, no, yung kung baga yung cameraman sa kuan, driver na helicopter, wala na kasi nga meron na itong drone. And of course, manufacturing jobs are moving overseas to cut costs. So ito is one example of this is, kung alam ninyo, no, dati na yung company na Intel, no, software company, is meron yan dito sa Philippines dati na factory, no? But kasi nga Filipinos, as we all know, Filipinos is kuna highly educated na, no? So nagtataas yung value natin, yung pasahod sa atin is tumataas na rin. So anong ginawa ng companies? Siyempre naghanap sila ng mga low, no? Low na mga labor, no? Pasahod kasi nga para makatipid din sila. So ginagawa nila, lumilipat sila sa ibang bansa, naghahanap kung saan murang pasahod ng mga tao. So anong nangyayari sa Filipinos na lumipat yung company nila, naiiwan sila, no, dito. Tapos wala ng trabaho, no? So left jobless yung mga example, mga Pinoy na lumipat yung company, tapos sila naiwan. So saan na sila hahanap, no? So isa din yan dagok sa ating buhay. Kasi mag-start naman tayo, mag-a-apply na naman tayo ng job because nga sa improvement na nangyayari sa economy. And of course, yung mga company is hahanap din sila ng paraan, makaless sila sa gastos nila. Okay, so that's why challenging future ang uncertain labor market. And of course, ito, second challenging future, low savings and high debts. So meaning, ito talaga yung gusto ko na i-focus because minsan yung nangyayari sa atin Filipinos, no? No savings and high na high yung debt, no? Walang savings pero yung utang na kapo, no? Parang na-overdose kasi high na yung utang natin, nagpapatong-patong na hindi na mahabol bayaran. So this will have a major impact on retirement natin. So many people have worked beyond 65 years of age just to survive. So that is a very, very, very sad reality that happened yesterday, no? So sa dati, maraming mga tao na tumatanda na nag-age 65 pero nagtatrabaho pa rin. Tapos, and is happening today. So meron pa rin tayong nakikita, no? Katulad ni Lolo. So ang tanda-tanda na pero kumakayod pa rin, no? Naghahanap buhay para lang sa pamilya nila. And of course, papayag ba tayo, no? Papayag ba tayo sa generation natin na in the future is ganyan din mangyayari sa atin, no? 65 years old po tayo, tapos kumbaga nagkakayod pa tayo, no? Kumbaga mahina na yung katawan natin pero wala tayong choice kasi wala tayong panggastos, pangtustos sa ating family. So, para maiwasan natin 'yan, no? So dapat nating matutunan ang financial education, no, na mag-save ng mas maaga while we are able to earn and work pa, no, para at least in the future meron tayong mapagkukunan ng pangtustos natin. Hindi na tayo magtatrabaho, no? Kumbaga relax na lang tayo. Okay? So 'yan. Then third challenging future is the high cost of education as well as lack of preparation for college planning will hurt the younger generation. So anong nakikita niyo sa screen, no? Ayan. May tanong ko sa inyo, no? Clear ba? Clear ba yung nakikita niyo na graduation? Ayan, so hindi clear, no? Kasi may sumasagabal, may isang nag-hinder na picture din na pera. Diyan sa picture, example, dollar. So meaning, nagmamahal yung education. And of course, pag hindi natin na-prepare, no? Pag hindi natin na paghandaan yan, yung education ng ating mga anak, syempre malabo talaga na mangyayari na makakagraduate yung anak natin kasi nga mahal, no? Hindi natin napaghandaan kaya yung iba tumitigil na sa pag-aaral, no? Kung blur na yung vision nila, makakagraduate pa ba kaya ako or ano ba kasi mahal na yung gastusin, no? And ikaw as parents, no, dapat paghandaan mo yan para hindi masira, no? Or yung kung anong gusto ng pangarap ng anak mo na makatapos na mag-aral is matutupad, no? Kasi nga prepared yung educational plan nila. So ikaw parents, makakaya ba ng sikmura mo na
ganyanin yung anak mo, nak, tigil ka na lang sa pag-aaral kasi nga wala na tayong pera, no? So, kaninong kasalanan yan? Kaninong kasalanan? Siyempre, it will fall down, no? The bottom line to the parents. Because hindi siya pinaghandaan, hindi niya pinaghandaan yung educational plan ng anak niya. So, as early as now, no, as we are young pa tayo and able, and sa parents na nakikinig natin ngayon, kung pwede mag-start na, na habang bata pa yung anak ninyo, is i-prepare na, no? Dapat meron na silang college plan, no? Pang educational, kwa nila, expenses in the future para hindi na maghihirap yung anak natin. Hindi na masusurrender yung dreams nila na makapagtapos ng pag-aaral. Okay? So, yan. Fourth, no? Fourth challenging future, increasing cost of living, no? So, ang pagtaas ng mga presyo ng mga goods and services, no? Kasi nagmamahal na, alam naman natin, no? Lahat, halos lahat, mahal na, galawan natin, na pera yung lumalabas, no? So, ito, this challenging future or this reason is make many people have difficulty in saving money for their future needs. And when the need arises, emergency, repairs, illness, tuitions, etc., their only option is death, no? So, yan. Nakikita na sa picture, no, tumataas na yung price ng mga bilihin, and that is due to inflation, no? And inflation is the increase of price of the goods and services. And of course, habang tumataas yung mga presyo ng bilihin, anong nangyayari sa sahod natin, no? Tumataas konti pero hindi talaga enough, no, enough kasi nga hindi mahabol yung presyo ng bilihin. Kaya mas mahirap sa atin na mag-save, no? Kasi nga yung sahod natin, enough lang pangkain, pang-aral ng anak natin, pangbayad ng bills. So, ang hirap mag-budget. So, dapat mag-learn tayo ng financial education para matutunan natin how to manage our money properly, how to invest in the right and legal way, no, na pwedeng mabit yung inflation para at least naman is meron tayo, no, meron tayong income din na pwedeng igastos, no, or i-budget ng tama. Okay? So, yan. Now is control your future. Yun kanina, challenging future yung tinakol natin, no? So ngayon, control your future. Dapat i-control natin yung future. But the future is not in the hands of others, no? Wala talaga sa iba, no? Makokontrol yun, yung mga challenges, pero hindi galing sa iba. The future is in our hands. So wala naman yung future natin, wala naman sa ating gobyerno, wala naman sa ating employer, wala naman sa ating bangko, no? So tayo, nasa atin talaga, tayo yung mag-decide kung ano yung future na patutunguhan natin. It's you. It's you. Nakikita nyo, naka-circle at naka-underline talaga yan because nasa atin, no? I-emphasize ko talaga yan sa inyo na tayo at tayo lang makakatulong sa ating sarili, no? You make money, you save money, you accumulate money, and you protect your money. Ikaw at ikaw talaga, no? Ang gagawa dyan. And here in IMG, matutulungan ka po namin, no, to understand how money works, and matutunan din natin na how to make money work for us, no. Hindi lang tayo magtatrabaho para sa pera, pero yung pera natin paggalawin din natin para siya yung magbibigay ng income din sa atin in the future. So malalaman natin yan dito sa ating financial or literacy class ngayon. Okay, so yan, ito. This concept is ito yung pag-build ng solid strong, no, and solid financial foundation natin. So like building a house, you must build it from the ground up. So yan, wala naman sigurong bahay, no, na solid na nag-start na magbuo sa roof, no, tapos huli na yung foundation or sa ground or flooring, no. So dapat sa baba talaga yan para strong yung pagbuo na ating financial foundation. So ano po yan? Ano po yung order of priority? First, dito sa baba, first floor, no, kumbaga, or flooring to, ito po is proper healthcare. Then second floor, life protection or having life insurance. Third, debt management, no, so i-manage natin yung mga utang natin. Then fourth, emergency fund, no, dapat mag-build up tayo ng emergency fund. And top na yun, no, pinakahuli na yun na i-build up talaga natin ng full blast yung investment. So that's the order of priority dapat. Because mostly ng mga Filipino, ganito yung mindset nila, no? Pag may pera sila, is iniisip na saan ko kaya i-invest yung pera ko, no? Ibibili ko kaya ng
ari-arian to, bahay, sasakyan, ano pa, gadgets, or ano pa, ta-travel kay ako, or ano pa, ilalagay ko kaya to sa investment, ano ba? No, so, yan yung iniisip nila. Nakakalimutan nila na tao din sila, no? Hindi sila immortal. Meaning, nakakalimutan na mag-build up ng healthcare, no? So, pag may pera, walang sakit, so yan, hayahay ang buhay. Pero dumating na yung sakit-sakit, wala silang healthcare, anong mayayari sa investment nila, no? So, alam naman natin, ngayon is very critical yung environment. And of course, mahal magkasakit, mahal magka-hospital. So, kung inuna natin yung investment, no, nag-full blast tayo dyan, wala tayong proper healthcare, is, and in case, no, na worst case scenario, nadapuan, no, wag naman sana nadapuan tayo ng COVID, or worst case scenario, na-hospitalize na inpatient, at tapos death yung pinaka worst na mangyayari. So, syempre, yung investment natin, kasi nga wala tayong, walang healthcare na na-build up, walang sasalo sa panggasto sa hospital, i-withdraw lahat yan, no? Yung lupa, ibebenta in a lower price, yung sasakyan, ibebenta kasi nga, ang laki na masyado ng bills, no? Hindi na kaya mabayaran, no? Ang mga ari-arian, ibebenta na in a lower price. Kaya, tapos kung may investment sa, nag-full blast siya sa stock market and mutual funds, no? Is i-withdraw kasi kailangan at kailangan ng pera pang gastos ng hospital. No? So marami ng mayayaman na naging mahirap kasi nga sa gastusin sa hospital once tinamaan sila ng mga sakit, no? Especially yung mga sakit na nakakamatay na talaga. So that's why unahin yung proper healthcare para may sasalo at least man lang, no? Mabawas-bawasan or may chance na masagot na yung gastusin, no? Kung magkasakit. Then of course, second, life protection. So ito kailangan din natin, no? Life insurance yan, yung life protection. Bakit kailangan natin ng life insurance? Because hindi natin alam yung buhay natin, kailan tayo kukunin ni Lord, no? Baka mamaya, oh, baka atakihin tayo sa puso, no? Hindi natin alam. Healthy na healthy tayo, feeling healthy, pero mamaya, kung gustong ni Lord na kukunin na tayo, kukunin at kukunin na tayo. So, hindi natin mapipredict kung kailan tayo mamamaalam sa mundong ito. So, dapat i-insure natin yung ating buhay. Because life insurance is instant money. Paano na lang kung ikaw yung breadwinner ng ating family? No? Ikaw lang inaasahan ng ating pamilya para may pangtustos sila. Tapos bigla kang nawala. Saan sila kukuha ng pera? Magsisimula na naman sila ulit sa baba. Zero, back to zero. So, this is the importance of life insurance. No? Para at least, kung mawala man tayo, is panatag na yung loob natin kasi nga meron silang perang matatanggap pang simula ulit, no? Hindi sila babalik talaga sa pinaka-bottom. At least meron silang pera na magdahan-dahan is masusustain yung life nila, no? Without you, okay? So, debt management, third floor na po tayo, no? So, dapat i-build up din natin ito, i-manage yung mga utang natin. Because kung ikaw nagpo-full blast ka sa investment, marami ka pa rin utang, no? At matataas pa yan yung interest na yan ng utang mo. Siyempre, investment mo, pambayad ng utang, ma-withdraw din yan, no? So, balik na naman tayo, mawawala naman yung invested. Kasi binayad sa utang, no? Na malaki yung mga interest, lalo na, no? Sa utang naman, meron yung two types, good debt and bad debt. So, okay lang yung mangutang ka kasi pangtayo ng business mo or ano ba, no? As long as may returns ka na income. But yung utang na bad debt na nangungutang ka lang kasi may gusto kang bilhin na sasakyan, no? Na hindi mo naman napagkakakitaan or nangutang ka lang pang travel goals mo, nangutang lang tayo kasi pambili ng mga bagong sapatos or ano pa ba, no? Na mga wants lang natin, no? So, dapat iwasan natin dyan, no? Dapat we will know our priorities, no? Needs over wants, no? Then, of course, emergency fund dapat i-build up din natin. So, the very advisable na i-build up na emergency fund is 3 to 6 months of your income. Yan po yung i-build up nyo. Ano po yung use ng emergency fund? Fund, no? For emergencies. Kung may emergency na mangyari, at least meron tayong pera na madali nating makuha, no? So, yan. 3 to 6 months. Example, 10,000 yung sahod mo in that month. So, times 3, times 6 mo, dapat yan yung ma-build up mo. At least, kung mawalan man tayo ng trabaho, no? Especially ngayon, pandemic period. So, at least meron kang magagamit na pera for 6 months. No? Makakasurvive ka ng
6 months in any case na nawalan ka ng trabaho, na-kick out ka or nag-lay off yung company ninyo. Then, last na po yung investment. No? So yan, mag-full blast na tayo sa investment kung meron na tayong na-build up na proper healthcare, life protection, debt management, emergency fund. Para in any case, may mangyari man na hindi kaaya-aya, no? An hospital, or biglang nawala, or yung utang, no? Dapat nang bayaran, tapos nawala ng trabaho. At least yung investment natin, hindi mawi-withdraw, no? Hindi magagalaw. So yan, stay put lang yung investment. So at least panatag na yung loob natin. Naku, yung mga pinaghirapan ko na in-invest, hindi na magagalaw. Kasi nga, you build your solid financial foundation in the right order or in the right way. Okay? So, yan. And then next, okay, so next concept is, pwede din natin to, no, maging guide how to build our solid financial foundation. Dapat din na isaisip natin ito. The X-curve concept. So, hindi walang kinalaman yung mga X nyo dito sa buhay ng mga past relationship ninyo. X-curve concept na tanging sa financial education lang po ito, no? So, ayan, nakikita natin sa arrow, no? May arrow na yellow going up at may arrow na black going down. The yellow arrow represents the money line, no? And the black arrow represents the responsibility line. So, ganito lang po yan, no? Habang bata pa tayo, in our younger years, our money line is sa baba pa, wala pa tayo masyadong savings because magsisimula pa tayong magtatrabaho, no, kikita ng pera, kaya wala muna masyadong pera and savings. But in line tayo sa big responsibility, no, yung responsibility natin in our younger years is mataas kasi nga magsisimula ka nang mag-build ng own family mo, kaya ikaw may responsibilidad ka na mag-provide ng food, shelter, clothing, education, health, no, tapos may mga utang pa yan pag hindi kaya sa income mo. And that's what makukuha natin yan, no? Mapo-provide lang natin yan pag may active income pa tayo, no? So, yan, mayroon pa, magtatrabaho tayo para sa pera niyan, no? Kasi nga, pangtustos na pang-provide sa ating family in our younger years. Then, yung target natin sa money line, dahan-dahan nating pataasin yan in our older years, no? Habang tumatanda tayo, dapat yung money line, tumataas yan, no? Then, responsibility line, habang tumatanda, dahan-dahan nating bawasan or kung pwede, walain na yung responsibility. Para sa pagtanda natin, wala na siya, tayo masyadong iniisip, hayahay na yan sa buhay. Chill-chill na lang tayo, no? So, yan. So, dito, sa pagtanda natin, di ba, pinabababa na natin yung responsibility line, tapos pinataas na yung money line. So, meron na tayong big savings. So, pagtanda natin, kakain pa naman tayo, no? Meron pa tayong bahay na matitirhan, magdadamit pa tayo. Kung gusto nyong mag-aral, no, kasi gusto nyong continuous yung learning nyo, you spend time, nyo, your last na mga oras dito sa mundo na mag-aral, so gagastos ka. Then of course, yung health, naka-red talaga yan because that is the very critical na pwedeng mangyari sa atin na naka-focus na tayo sa health niyan. Kasi tumatanda na tayo, lalabas na yung mga sakit-sakit natin dyan. Kaya paghandaan natin yan. Kasi pangtustos ng gamot natin, maintenance, check-up, hospitalization, and dapat wala na tayong utang, no? Kasi nga, para wala na tayong sakit sa ulo. And how can we do that na hindi na tayo magtatrabaho, mahirap na, no? Magtrabaho, no? Kasi ugod-ugod na tayo, dapat meron tayong passive income na nabuo na, no? So that's why pinapataas natin yung money line and that money line, tataas lang yan kung may savings and investment ka din na build up. That will provide passive income to us in our older years, no? So that's X-curve concept works, no? So dapat alamin din natin yan para mag-guide, no? Para meron tayong direction and guidance sa ating pag-build up ng solid financial foundation. Okay, so ito naman, rule of 72 or power of compounding interest. So this rule dapat alamin natin. Dapat alamin natin kasi nga, 'di ba, nag-attend tayo ng seminar ngayon or nanood kayo ng financial talk ngayon kasi gusto niyo mag-invest sa stock market or mutual funds, 'di ba po? So dapat alamin natin 'yan. So this rule is formulated by Sir Albert Einstein po pala, no? So
kung kuan, kung isip nyo na gawa-gawa lang yan ng IMG, so you can search that in Google, no, para malaman nyo talaga na, ah, totoo pala yung Rule of 72 na sinasabi ni Sir Jomar, no, hindi kayo, kung hindi kayo maniniwala sa akin in the first place. So this rule states that dividing the number 72 by the interest rate of your savings and investment will give the estimated numbers of years it will take for your money to double. Meaning, by knowing this rule, ma-estimate natin kailan dodoble yung pera natin. And to understand more about this rule, explain natin, no? Bigyan ko kayo ng example. Okay. So, rule of 72, ito yung formula niya. 72 as fixed number po yan, divided by the interest rate is equals to the number of years for your money to double. For example, meron tayong tatlong kuan dito, investor. Investor A, investor B, and investor C. So, pumunta ka tayo first kay investor A. 29 years old siya nag-invest, no? Nag-start nag-invest. Meron siyang 100,000 money to invest. Nilagay niya sa may 4% interest rate na investment vehicle, then i-apply natin yung rule. 72 divided by the interest rate, which is 4% sa example, equals 18 years bago dodoble yung pera ni investor A. So 29 plus 18 years, 47, tsaka pa magiging 200,000 yung 100,000 niya. Another 18 years, 65, tsaka magiging 400,000. Then proceed tayo kay investor B. Same age, 29 na nag-start mag-invest. Same investment money, 100,000. Pero nilagay niya sa may 8% interest rate na investment vehicle, no? So, apply the rule again, 72 divided by 8 equals 9 years bago dodoble yung pera ni investor B. 29 plus 9 years, 38. Magiging 200,000 yung pera niya. Another 9 years, 47 plus 9, 56 plus 9, 65. Kaya magko-compound interest, no? Kung ano yung current na kuan niya, value ng money niya, magdodoble, no? Sa every 9 years. Okay, so punta tayo kay investor C. So, para mas maintindihan talaga nung ma-apply yung formula. 29 years old siya nag-start, same din kay investor B at A. Then, meron din siya same value of money to invest sa may 12% in interest rate na investment vehicle. 72, apply the rule, divided by 12% equals 6 years bago dodoble yung pera ni investor C. 29 plus 6 years, 35, tsaka maging 200, plus 6, plus 6, plus 6, plus 6, plus 6, until he or she will reach to 65 years old, dodoble at dodoble, magko-compound interest yung pera niya until umabot ng 6.4 million. So this is the power of compounding interest, no? So ang gandang malaman natin ito when mag-invest tayo para meron tayong projection sa utak natin, no? Sa isipan natin, ah, ganito na years, pag in-apply ko to, expect ko dodoble yung pera ko in the next ganito na years, no? So dapat ganyan, no? Para at least alam natin na may direction tayo when it comes to investing, no? Dapat meron tayong goals, no? Goals kung ilang years natin i-withdraw, so mga ganyan, no? At least guided tayo by this rule. Okay. So ayan. Do you know about savings and investment, no? Kasi nga gusto natin, no, mag-invest sa stock market and mutual funds, no? Pero alam niyo ba about this? Do you know how mutual fund works? Alam niyo ba? Do you realize that the interest in savings account is currently too low to offset inflation and taxes, that you are most likely losing money every day, no? Do you know kung sa bangko lang tayo mag-save ng pera, ilan ba yung percent or return na interest rate? Nabibit ba yan yung inflation, no? Do you know people will face the problem of living a long life without adequate income, no? So yan, habang tumatanda tayo, no, pero wala tayong enough na income, so talagang problema yan, no? Kasi nga, sinabi ko kanina, health is very critical when it comes to our older years, no, habang tumatanda na tayo, pero pag wala tayong pera na naipon in our younger years, lalong magkikritical yung kondisyon natin yan, no? Kasi wala tayong pangbili ng gamot or ano ba pang check-up, no? So dapat save and invest tayo as long as
we are able, no, and able to earn and work pa. Okay? So yan. All right. So dito na tayo sa topic na mutual funds and stock market, no? So stock market investing. So in investing in stock market, meron dalawang uri po yan, no? Stocks direct, stocks tradings. So yan yung direct, and mutual funds investing. So yan po yung indirect. So sa direct trading, yan po is ikaw yung magiging driver ng sarili mong investment. Kumbaga, ikaw yung pipili na kung anong company ng investment mo yan, no? Sa mga blue chip companies ba yan dito sa Philippines na nakalista sa stock market, like Meralco, PLDT, Ayala Land, Pure Gold, Shell, Jollibee, SM, San Miguel, no? Saan gusto mo dyan? Ikaw yung bahala. But, dapat kung papasok ka sa direct trading na ito, alam mo yung pasikot-sikot ng stock market, no? Dapat alam mo kung paano magbasa ng stock charts, alam mo kung ano yung terms na fundamental at technical analysis, dapat alam mo lahat. Kasi na ikaw yung driver, di ba? And as a driver, dapat alamin mo kung paano mag-drive. Kasi pag hindi mo alam paano mag-drive, babangga ka talaga. And in connection with us, paano man dito sa investment, pag hindi mo alam kung anong pinasukan mo, talagang malulugi yung pera mo. So dapat, we should equip ourselves enough knowledge about stock market before entering to direct trading or stocks trading. Then dito naman sa mutual funds, indirect. So indirect meaning, ikaw yung pasahero ka lang sa investment mo. Meaning, anong ginagawa ng pasahero? Sumasakay lang siya, nagbabayad lang siya. So yan din po yung gagawin natin sa mutual funds. Sasakay lang tayo sa investment, magbabayad or mag-a-add lang tayo ng fund sa ating portfolio, no? Pero meron ng driver, meron ng expert na mag-handle sa investment natin. So siya na po bahala mag-buy and sell ng shares sa mga companies kung saan maganda mag-invest, no? Kasi siya naman yung pandyan eh. Alam niya yung mga strategies na when to buy, no? When to sell the shares, no? Anong magandang company na investahin? Kasi field niya yan, no? So ipagpapaubaya na natin sa fund manager na tinatawag, yung sa mutual fund. So, that's two ways of investing in stock market. So, yan, no? May alam na tayo, no? Sa stock market in investing. Okay? So, yan. So, ngayon naman, ito yung mga mutual fund company partners ng IMG. So, Sun Life Asset Management, Philam Asset Management, so, Libo Funds, Rumpber, FAMI, no? Sa Metrobank, Atram, Filiquity. Yan yung mga partners ni IMG sa mutual funds. And sa direct trading naman, kung enough na yung knowledge natin na mag-handle sa ating own investment, no? Master na talaga tayo sa direct trading, meron naman tayong partner dyan, which is My Trade, no? Under Abacus Securities. So ang ganda, no? Ang dami, no? Ang dami nagkikipag-partner kay IMG. Kasi nga, we're a brokerage company and trusted na tayo, no? So, kalain mo naman itong mga big companies dito sa Philippines nagtatrust kay IMG as their broker. Okay? So, ngayon, punta naman tayo sa do you know about long-term care, no? So, kasi nga, sinabi ko kanina, no? Na-discuss natin kanina how to build your solid financial foundation. Dapat first tayo bubuo ng proper healthcare. So, base natin yan, first floor. The lifetime income option of a long-term care can provide you with income as long as you live. So long-term care to provide you with healthcare when you retire or when you stop working. So ito po yung use ni long-term care, no? So magpo-provide siya ng support sa atin in our older years. Habang hindi na tayo nagtatrabaho, at least meron pang pera, no? Meron pang pera nagtatrabaho sa atin. Para tuloy-tuloy yung support sa atin, no? Meron tayong pambili ng gamot, pambili ng pagkain, or ano-ano pa bang basic needs natin in our older years. How comfortable is your healthcare situation after age 60? Depends on the decision you make today. Kung anong decision mo na gagawin ngayon, no, habang able and bata pa tayo, is yan din po yung magre-reflect in the future. Kung wala kang gagawin ngayon, no, wala kang ginagawa para pagandaan yung future mo, syempre, anong ma-expect mo? Wala ka rin future, no? Nga ka in the future. Pero pag may ginawa ka, no, nag-spend ka ng time na mag-aral how to invest, no, yung money mo is you manage your money proper well, no, hindi mo pinagagastos sa kung ano-anong walang kwentang bagay. So in the future, meron kang ma-harvest yan
no, meron kang magagamit at magagamit na savings para meron kang pangtustos in your older years. Do you expect the government or your children to take care of you if you live too long? So mag-expect ba tayo na alagaan tayo ng gobyerno? Or sa family natin, sa mga anak natin? As we all know, hindi natin makukuhan yan. Ma-expect kasi nga, government, oh, very limited lang sila. No? Very limited lang yung mabibigay nila sa atin. Hindi naman talaga lahat yung needs natin, iaasa natin sa gobyerno. No? And of course, sa children natin, hindi talaga makaka-expect tayo na aalagaan nila tayo in our older years because they too will have their own family. Kumbaga, hindi na sila magfo-focus sa atin kasi nga meron na sila sariling pamilya na binubuhay. Yes, okay lang kung yung anak mo is mayaman in the future kasi pwedeng-pwede kang alagaan. What if yung anak mo is enough lang yung income niya in the future to sustain his or her own family? So anong mangyayari sa iyo? So nga ka, no? Kasi sino mag-aalaga sa iyo, no? Wala namang enough na pera yung anak mo, no? If ever, no, na kuan siya, hindi siya yumaman in the future. So, dapat i-protect natin ang self natin sa pagtanda natin, no? Dapat hindi tayo magde-depend. So, we take action in our future as long as we are able and young, no, to work. Okay? So, yan. All right, so nandito, no, nakikita nyo, umuulan. No, umuulan. May taong nakapayo. Okay, so sa buhay natin, no, may mga bagyo tayong ma-experience. So ano po yung mga possible na bagyo na yan? No? Yan is, that rain represents the two realities in life. No, bagyo. Rain represents blessing or kumbaga bagyo. No, kumbaga pwedeng negative siya or positive na ikuha natin. So yan din nag-represent, what if I die too soon? What if I live too long? That is the reality na hindi natin mapipili, no? Kasi pag umuulan, hindi naman natin ma-control na huwag ka munang umulan, no? So kasi uulan at uulan yan pag umulan. So ganito din, no? What if I die too soon? What if I live too long? Hindi talaga natin makukontrol, no? Kung ano, kung saan tayo reality mabibilong yan. Because si Lord lang yung nakakaalam, no? Kung kukunin ba niya tayo in the earliest time possible or ibubuhayin niya tayo ng mataas na panahon. No? So dapat we should prepare for that rain to come, no, in our lives. So dito, what if I die too soon? Yung answer niyan, yung protection niya yan is pag namatay tayo ng maaga, no, kukunin tayo ni Lord ng maaga, protected ka with life insurance. Kaya nandito yung payong na red na merong life insurance. Kasi yan yung ipipick up mo, no? Yan yung gagamitin mo pag nawala ka na, no, meron kang protection na life insurance. Sinabi ko kanina, life insurance is instant money that pwedeng matanggap ng family na left behind. Then dito naman, what if I live too long, no? Kung dito ka na part na ulanan, no? So meron kang protection mapupulot, no, by using this green umbrella. And that green umbrella represents investment and long-term care. So investment, meron nang magpo-produce sa iyo, money working for you para mag-provide ng needs mo in your older years. And of course, long-term healthcare. Meaning, meron ding sasalo, no, na pwedeng makapag-aalaga sa inyo, no, makakasagot sa mga healthcare needs mo in your older years. But the best umbrella, no, nandito is yun na pong tatlo, no, sa isang payong na lang yan, no. And that is Kaiser, no, ang partner natin na healthcare provider dito sa IMG. So, IMG is the exclusive broker of Kaiser na. Itong si Kaiser, 3-in-1 na po yan. No? Nandyan na po lahat siya kanya. Life insurance, investment, long-term healthcare. So, sa isang payong na lang yan, protected na tayo. Para hindi na tayo, ito lang, tapos ito lang, no? Di tayo pipili. Nandyan na po lahat, no? Protected tayo ni Kaiser. Kung gusto natin life insurance, nandyan na sa Kaiser. Kung gusto natin investment, long-term care, nandyan na po. Kaya, maganda pagpiliin si Kaiser. Okay? So, to explain Kaiser, ito po yan, no? Kaiser 3-in-1 Savings Program. Sinabi ko kanina, meron na siyang life insurance, investment, and long-term care. For example, 22 years ka nagkuha. So, this Kaiser, meron 3 stage yan. The paying period, the accumulation period, and the long-term care period. For example, 22 years old ka nagkuha ng Kaiser.
no? Then 7 years to pay, so matatapos ka magpay at age 29. Then 29, hintay ka ng 13 years for your plan to mature. Age 42, no? So on the 28th year, magmamature na yung plan mo. So for example, ito yung kinuha mo. Kasi may different plan yan yung Kaiser eh. K100, no? Merong lower, cheaper plan or merong higher plan. So this is our standard plan. Then installment amount, 58821 if annual yung pipiliin mo. So pwede ka namang pumili monthly, quarterly, semi-annual, and annual. Then ito, if annual, if ito na plan yung kukunin mo, contract price, 411,750. So during the accumulation period, meron tayong mga benefits na ma-avail din, no? During the 7 year, no, first year to 7 years. So after mo for 1 year na makahulog sa Kaiser mo na plan, is meron kang mga benefits. Ayan. As you can see sa screen, ito po yung mga benefits na ma-avail po natin. Okay? So ayan, proceed naman tayo sa extended period or ayan, extended period. Ito po yung mga benefits na ma-avail mo. And in this period, dyan na po magsisimula mag-accumulate yung money mo, no? Tutubo yung savings mo na hinulog for 7 years. Tapos, pag nag-mature yung plan na yan, ayan, yung mga value, so magto-total yan, meron kang pwede makuha na 1.1 plus million, no? So, yan, yung value na yan is pwede nyo i-withdraw lahat or i-retain yung half or i-retain yung lahat na value kasi yung plano nyo sa amount na ito is gamitin yung retirement fund, no? Sa pagdating nyo ng 60 years old or 65 years old. So, pag ni-retain nyo yung amount na ito, 1.1 million up to 60 years old, magiging 6 million yan, no? Good as cash na yan, ha? Then, of course, pag in-extend mo pa talaga to 65, meron kang 10 million na i-expect, no? So, yan po yung sa Kaiser. And to further knowledge or further details about this is, you can ask the person who refer you na mag-attend dito sa seminar para ma-discuss sa inyo yung about sa Kaiser, no? Kasi maganda to na plan, eh, nandito na lahat, no? So 3-in-1 na po. But you can also contact me, no? If wala nanood lang kayo dito, no? If walang nag-refer sa inyo, so you can also contact me para at least mag-guide ko po kayo sa dito sa Kaiser. Okay? So yan. Here in IMG, so brokerage company tayo, di ba? And of course, membership platform. And nagbibigay tayo ng wide array of benefits sa ating mga members. So, ngayon, we are in the era of informed consumers, no? So, yan. Ngayon is online na talaga, no? Marami na tayong alam, no? About technologies, mga ganyan, no? And from do-it-yourself home improvement to self-booking travel, shopping on eBay and Amazon, and being a member of Costco and SNR membership, more people are learning how to get better deals and save more money on products and services. So, kagaya din tayo ng mga membership platform na companies like Costco and SNR na meron ding ma-avail na discount and freebies once you are a part of our organization or company, no? So, yan po. Get educated on all aspects of personal finance, have access to hundreds of financial products and services, receive training and support to manage our money, save money on various products and services, earn commissions by sharing their know-how with customers in fast-growing industry. So yan yung pwedeng ma-avail natin, no, na mga advantages once you are part of IMG. And of course, we have benefits, no? Anong mga benefits? So yan. Benefits natin, if you are part of IMG, ito na po, no? Susunod na. Okay, excited na, no? Top IMG membership benefits. So first benefit, ano po yan? Meron kang free ebook. So yan yung sinabi ko kanina na book, no? In-introduce ko sa start pa lang. Ito meron kang free na ma-avail, no? Sa account niyo once you are a part of IMG. So pwede kang maka-download nito at mabasa nyo online. Then of course, free ebook sa financial workbook. So yung second book na in-introduce ko kanina, para dun natin, no, ebook na lang, digital na tayo mag-apply sa ating na-learn. Okay? So third benefit, okay, third, fourth, fifth, sixth, seventh benefit, may mga free workshop po tayo dito, no? So
these topics is pwede nating ma-avail for free lang, no? Increase cash flow, debt management, building a strong financial foundation, proper protection, build wealth, asset accumulation, retirement planning, wealth preservation, building a business in the financial industry. Lahat yan, meron po tayong free na financial seminars dito. Once you are part of IMG, in-depth knowledge, no, mas maraming knowledge na madadag sa ating kaisipan, no, if we attend this workshop. So anyway, online naman siya, so you can do the workshop anytime, no, na available po kayo. Okay, so ito naman, 8th benefit, free financial check-up. So yan, i-check up dito yung anong status na ng bulsa natin, no. Kung sa health side natin, magpa-health check-up na tayo para meron tayong idea kung meron ba tayong sakit. So dito naman, as a financial institution, IMG, i-check up din natin kung ano na ba, kumusta na ba yung status ng bulsa natin dyan, mga ma'am sir, no? Kung malaki na ba yan, kasi pwede nating ma-address yan, no? Para at least dahan-dahan nating ma-fix, no? Kung ano mang problem sa financial side ng ating life. Then of course, 9th benefit, ito po is if you want a dagdag credential sa ating name, no? License na tayo na associate financial planner, meron tayong exclusive discount dyan if we take the exam, magpa-license po tayo. So as IMG member, makaka-discount tayo ng malaki, no? So example dito, regular price, 6,000. Babayaran na lang natin, 1,500, no? And if abroad, 16,000, babayaran na lang, 2,500. Okay? So 10th benefit, ito po is, meron tayong free na maa-avail na 100,000, up to 300,000 personal accident insurance. Now, if you are bago lang tayo sa IMG, 100 muna yan yung coverage mo. But as we go on here in IMG with our meron na tayong position na ma-attain dito sa ating IMG journey, tataas at tataas yung coverage natin. And of course, 11th benefit, ayan, meron tayong ma-avail na Fidelity Life Insurance, no, na 50,000. So, magdagdag lang po tayo ng amount dito to activate this benefit, no. 500 lang man to for activation. Then 12th benefit, IMG Vision Care. So maganda po ito, no, sa may mga problema na sa mata dyan, is makaka-avail tayo ng 2 frames per year na free and free eye check-up sa participating De Los Reyes optical branches. Then yung babayaran na lang natin is yung lens. At least maka-discount tayo, no, kasi alam naman natin mahal talaga yung bayad sa pagbili ng frame, no, kaysa sa lens. Alright, so ayan. 13th and 14th benefit in connection with the Kaiser, no? Ikaw as member, meron kang free and limited consultation sa Kaiser clinics natin, no? So unli talaga 'yan, no? Kahit ilang beses ka pa magpa-check up, wala pong bayad 'yan. And for your immediate family, meron silang discount, no, once magpa-check up and magpa-lab test, no? So dito as members, meron ikaw ang free na unlimited and meron ka discount sa lab test 20%. Then 15th benefit, yan yung maganda dito kasi gusto natin investment, diba? So once you are part of IMG, meron kang 1,000 automatic worth of mutual fund investment sa iyong Solgibo fund account. Okay? So 16th, makaka-access tayo sa Kaiser, yung in-introduce ko kanina na 3-in-1 healthcare plan. So tanging si IMG lang talaga kayo magkaka-access to Avail Kaiser products and healthcare products and services. Then of course, 17th benefit, yan po, makaka-access din tayo sa very affordable na life insurance sa most Manila bankers, no? Then 18th benefit, ayan. So here, 18th benefit exclusive to IMG members, free investment seminars, no? Kasi nga gusto natin mag-invest, di ba, sa stock market and mutual funds. So dito, alamin natin yung anong kasuluk-sulukan na knowledge about stock market and mutual funds through our free investment seminars. Kasi mahal po yung bayad, no? Pag nag-invest kayo sa labas about stock market, may bayad po yan, mahal na mahal. Dito, free na lang. Then of course, mutual funds at 0% entry fee, wala pong bawas, no? Wala pong kaltas yung investment natin na ilalagay sa ating portfolio. Dito na tayo, no? Kasi nga, as a benefit, walang entry fee. Then of course, 19th benefit, if we will go to direct trading na, no, mag-stocks trading na tayo,
and meron tayong enough knowledge, meron naman po tayong platform na partner dyan, might trade under Abacus Securities. 20th benefit, ayan, kung tayo gusto nating magpaganda, or ano ba, mga skincare natin dyan na mga alam, no? So, dito as IMG member, meron tayong discount sa Ozone International. So, ito po is nasa Makati, no? Na branch. Then of course, 21st benefit, ito po is partner natin si Palawan Express, pera padala, no? Palawan Pawn Shop, walang kuskus balungos. So ayan. As IMG member, meron tayong discount sa mga IMG payments if ipa-adaan natin sa Palawan. Okay? And very fast transaction talaga, no? Talagang totoo, walang kuskus balungos. Okay? 22nd benefit. Ayan. So here, makaka-access din tayo sa discounted price ng non-life insurances. If gusto natin car insurance, travel, fire, personal accident, bond, marine cargo, meron tayong mga partnership companies na pwedeng magbigay sa atin ng discounted price, no? If we avail their non-life insurances. And of course, 23rd benefit, members discount for real estate companies. So ito po, partner natin SMDC, Ayala Land, DMCI. So if ever meron tayong plano diyan, no, na magbili ng condo units or ano pa ba, real estate diyan, is meron tayong discounted price. At least maka-less tayo, no, kaysa ang mahal-mahal ngayon na mga price ng unit ngayon na condo. Okay? So ayan, 24th benefit, special discount on memorial lots and interment packages. Ito po is partner natin is Haven of Infinity Memorial Garden, nasa Batangas po ito. So kung balak natin magbili ng memorial lot, no, for investment or gagamitin natin in the future, be part of IMG para may discount kayo sa ating partner na company na ito. Okay? So, ayan, 25th, 26th, 27th, 28th, discount on special courses. So, meron tayong mga discount, no? Or minsan pa nga, free na seminars kung gusto natin mag business online, no? How to email marketing, how to write books, then how to mga topics about real estate and businesses. So meron tayong mga free seminars dyan na pwede nating ma-apply, no? If in the future meron tayong plan na magtayo ng mga businesses, mag-write ng books, online business, mag-email marketing, so ganyan. Then, 29th benefit is partner natin si Everest Memorial Service. So yan, if ever gusto natin magpa-arrange ng funeral services, so tatawag lang tayo sa Everest. Sila na po bahala, no, mag-arrange, no, from funeral to burial. Then, 30th benefit, ito naman is asset preservation service. Kung gusto natin magpa-arrange ng mga legal documents sa ating bahay, car, sasakyan, or ano pa ba, no? So meron tayong mga partner lawyers dyan, so powered by IMAX yan. So tawag lang po tayo ng email para makater, no? Meron tayong discount as IMG member. 31st benefit, ito yung bentang-benta talaga na benefit, no? Kasi ang daming nagbabalak bumili ng sasakyan dyan, no? Tama po ba? So, siyempre, bibili ng sasakyan, mas maganda if discounted yung mabibili mo, no? At least, tulong na rin, no? So, once part of IMG, meron kang discount, no? Get huge savings and personalized assistance and enjoy a hassle-free car purchase experience. So, you can have discount any brand, any model, as long as new yan, no? Brand new, makaka-discount ka if you are part of IMG. Then, 32nd benefit, so you will have the chance, no, to be in the financial industry. Own your business, become a financial educator, own your time, online system, help families achieve the income you want, and become debt free. So yan, pwede kang makaka-earn, no, dito sa IMG if you will avail, no, and do the business side. Then, 33rd benefit, travel the world. So, merong mga pa-free travel si IMG, no? So, yan, mga outside the country travels, mga convention, no? Example, one day yung convention, 4 days yung galaan, no? Free. So, makaka-avail ka niyan dito sa IMG. Then, 34th benefit, world-class recognition. So, meron pamimigay si IMG, no? If you really mag-hard work tayo dito sa IMG, and if you really do the mission in helping people to learn about financial education, meron sila ibibigay na mga rings, no,
mga totoo talaga yan, ruby, emerald, sapphire, no? Ano po ang bato dyan, no? Then pins, no? Mga pins, then watch, no? Rolex inspired watch, then of course car, no? Maganda, no? Mamimigay na lang si car, si IMG ng car, hindi ka nabibili, no? If you really do the mission religiously. Okay, so last convention, no? Share lang ako. Meron na nabigyan na apat na IMG members dito, no? Na naka-avail talaga sila ng brand new na sasakyan without buying na kwan, no? So, yun, pinamigay lang ni IMG. Then 35th benefit, meron kang pwedeng ma-avail na free HMO coverage, no? With requirements yan. So, pag na-reach mo, na-hit mo yung requirements, pag naging MD ka, no? If you do the business of IMG and na meron kang certain na position na na-reach na dito, is pwede kang i-cover. So, hindi ka na mamoblema sa healthcare mo. Kasi nga, free ka na healthcare. Okay? So, ang dami, no? Ang dami, napakaganda. Ang daming benefits na pwedeng mabigay si IMG as part, no? As kung magiging part tayo ng company. Okay? So, be part of IMG, no? Be part of IMG. Okay, so once you are part of IMG, verified na, okay na yung account mo, meron kang ma-access na online portal account. Just visit https://img-corp.net and pwede kang maka-access online. So, mag-i-email naman si IMG na username and password, no, sa iyong email once okay na po yung application ninyo. Then, maka-access ka doon, no, pwede mong matingnan yung certificates mo, vouchers for your free eye checkup and free health checkup, no? Mamomonitor mo yung investment mo doon in your portfolio, no? Real time yung ano kaya yung status ng investment mo, no? Pwede mong ma-print yung digital ID, no? Ipalaminate nyo or yung mga certificates nyo sa life insurances, personal accident insurance, pwede nyong ma-print para meron kayong copy. No? So, nandun na po lahat yan sa online portal ni IMG. And of course, ayan, meron lang ako i-flex din, no? If you really want to know, no, sino talaga na natulungan na ng mga tao ni IMG na nag-succeed dito sa company, you can view their stories. Search lang kayo sa YouTube, IMG Turning Point Stories. So, na-feature yan sila sa Rated K. So, from rags to riches or from riches to rags, all walks of life natulungan na ni IMG how to build their solid financial foundation. So ito po sila, no, mga example na mga millionaire earner na dito sa IMG, no? So from shipping line company staff, no, fast food chain staff, no, tapos factory worker, principal, no. So yan, natulungan na ni IMG. So nag-quit na sila sa kanilang mga past jobs kasi nag full-time na dito and nag-succeed at nag-earn na ng malaki. Also, mga seaman din natin, no, na mga kabaro, no, mga kabayan natin, yan, nag-quit na din sila, no, sa kanilang past jobs, no, mga pag-seaman nila kasi naka-earn na sila ng malaki dito sa IMG. More than na ina-earn nila sa barko, no. And of course, yan, start making a change. Be an IMG member today, no. So, baguhin na natin yung future, no? So, we should act now, no? Kasi nga, we are never getting any younger. So, tumatanda at tumatanda talaga tayo habang nagmo-move yung years, no? So if you want to start, no, ask the person who invited you in this financial class webinar for the Q&A or you can contact me directly. So yan, ito yung example ng card natin, no, membership card dito sa IMG. So before I end this financial talk, let me leave you this quote, no, from Sir Bill Gates, no, one of the richest man in the world, no. So sinabi niya, if you are born poor, it's not your mistake, but if you die poor, it is your mistake. So totoo naman talaga, no. Hindi naman tayo makakapili kung saan tayo pamilya nang galing, no. So, mayaman ba or mahirap. Pero kung tatanda ka ng mahirap, no, kasalanan mo na talaga yan, no? Kasi wala kang ginawa sa buhay mo. Binigyan ka ng buhay ng Panginoon, mahabang buhay para ma-change, meron kang gawin para mabago yung buhay mo for the better. Tapos tumanda kang mahirap pa rin. So, nasa problema mo na talaga yan, no?
kasi hindi ka nag-take action, wala kang ginawa, no? Yung kuan dito, patulog-tulog lang, no? Kaya tapos ang lakas pa magreklamo pag walang kuan ayuda sa gobyerno or wala lang, no? Inaasa lang nila lahat sa external. Hindi sila naggagawa ng way para umasenso naman yung buhay nila. Okay? So, yan. Ask us today. We'd love to hear from you, no? So, if you have further questions or clarifications, you can email me sa email ko, no? Yan po, naka-flash screen. Facebook, you can add me or contact me sa Messenger. Yan po yung Facebook ko. Or you can call me through my mobile number, Smart and Globe. Okay? So, that's all for my financial talk ngayon, no? So, again, thank you for sparing your time with us and for giving yourself a chance to grow more financially. Hope naka-impart ako ng knowledge sa inyo, no? And hope i-apply na rin natin, no? Para at least merong change na mabago sa buhay natin. Okay? Goodbye po and God bless po sa inyong lahat. Keep safe! Yeah!